Danke, wie Baggio! Huminto na naman yung ulan. Ayan, kumusta kayo? Okay pa ba kahit basang-basa? Ayan, napakapalad po natin ngayong gabi na tatlong national artists ang kasama natin at naniniwala sa ating kakayahang mamuno sa ating bansa. Kaya maraming salamat po kay National Artist Rio Alma, National Artist Kidlat Tahimik, at National Artist Ben Cab. Maraming salamat din po sa mga Council of Elders ng iba't ibang mga probinsya na kasama po natin ngayong gabi sa pangunguna po ng aking pong kaibigan, former Congressman Ronnie Cosalan ng Benguet. Maraming salamat po. Denver Sibaya ng Mountain Province. Maraming salamat. Kyra Bangloy ng Apayao. Estela Lumiwan ng Abra. At syempre si Congressman Teddy Bagilat ng Ifugao. At Lakay Banag Sinumlag ng Kalinga. Maraming salamat din po. First time din ito. Apat na university presidents ang kasama po natin sa pangunguna po ni Dean Ray Dean Salvosa ng University of the Cordilleras, Father Gilbert Sales ng St. Louis University, Dr. Reynaldo Bautista ng University of Baguio, at ang University of the Philippines, Baguio students. Maraming salamat sa inyo. Kasama din po natin ang ibang LGU Baguio officials. Nandito po si Councilor Art Alad, Councilor Popo Cosalan, at ang ating kaibigan, Councilor Milenya Ranon. Maraming salamat po. Kasama din po natin si Congressman Presley De Jesus ng Filreca Party List, Attorney Janine Depay Colingan, Executive Director ng Filreca, Attorney Esteban Somingi ng Beneco BOD, Engineer Melchor Liluben, President Jason Wyatt ng Beneco, President Jefford Monang ng Beneco, Ramon Posadas ng Luelco, John Paulo Kasuga ng Luelco, ang akin din pong pagbati sa iba't ibang mga grupo na kayo po yung nagpagod para matuloy yung rally natin ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa Open Space Productions. Maraming salamat sa Tropang Lugaw. Maraming salamat sa One Baguio RPC. Maraming salamat sa Solid Lenny Pilipinas Baguio. Ayon. Okay pa lang pumupunta dito sa inyo kasi napupuri ako. Ayan, maliban sa iba't ibang grupong nasabi na natin, nandito din syempre ang LGBTQIA+. Nandito din ang private sector sa mga business owners. At syempre, yung iba't ibang mga youth groups saka mga estudyante.
Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Alam nyo, hindi ko inaasahan na ganito kayo karami ngayong gabi. Maraming salamat, maraming salamat. Parang mula nung ako ay kandidato na, mauubos yung boses nyo. Alam nyo, para kayong hindi nabasa. Sobrang, sobrang high energy pa din. Ito po, mula nung ako ay naging kandidato na, parang pangalawang beses ko tong pagbalik dito sa Baguio. Nandito ako nung December, tapos ngayon nandito din ako. Nung nakaraang linggo, nandito yung aking anak, si Jillian. Maraming salamat po. Alam ko na, huwag kayong mag-alala. Isolated incident naman yon. Ang experience ko po laging pagpunta ko dito sa Baguio, laging pagmamahal lang at suporta ang pinaparamdam ninyo sa amin. Kaya ito po, nagpapasalamat ako. Gaya po ng sabi ng mga national artists natin kanina, kahit mahirap yung laban, lumalaban. Kahit maraming mga hadlang, hindi umaayaw. Dahil alam po natin, napagtama ang ating nilalaban, wala naman tayong talo. Ang pinaglalaban po natin dito, hindi lang po ito contest namin ng mga kandidato. Ang laban mas malaki sa amin lahat. Ang laban pong ito, laban sa kung ano ang mangyayari sa bansa natin. Ano ang mangyayari sa kinabukasan ng mga anak natin? Ang dinidesisyonan po natin ngayon, anong klaseng pamahalaan yung gusto natin dito sa ating bayan sa susunod na 6 na taon? Anong klaseng politika ang inaasahan natin sa ating mga lingkod bayan? Dahil ang pagdesisyon kung okay naman tayo sa bulok at lumang klase ng politika, di okay lang tayo kahit sino yung pipiliin. Pero kung gusto natin ang pagbabago, kailangan tayong mag-isip ng maayos. Alam nyo po, tuwing eleksyon, napakadali lang magsabi kung ano ang mga programa. Kami po ni Senator Kiko sa Kaantropang Angat, ilang beses na namin nailahad sa publiko kung ano ang aming programa sa kalusugan, sa edukasyon. Ayan, yung kamiting po natin, yung mga artists, yung ating plano para sa kultura at sining. Marami po tayong plano para sa trabaho, para paghinto finally ng COVID, napakarami. Yun po lahat makikita nyo sa aming website kasi lahat na programa natin nandun. Pero at the end of the day, kahit pa anong ganda ng aming mga plano, wala ding pagbabagong mangyayari pag hindi po natin pinalitan yung klase ng politika natin. Ang ating pinapangako sa taong bayan, gobyernong tapat.
Sinasabi natin, naaangat lamang ang buhay ng lahat pag ang gobyerno matapat. At tama po yun. Pinakita po namin yon sa Office of the Vice President nung nakalipas na 6 na taon. Ang opisina po namin, alam ninyo, napakalimitado lang ng aming budget at napakaliit din ang aming mandato, pero napakarami naming programa, lalo na sa pinakamalalayo, pinakamahihirap, at pinakamahihirap puntahan ng mga lugar. Bakit po namin yun nagagawa? Dito lang po sa inyo, hindi lang dito sa Baguio, sa Mountain Province, sa Benguet, sa Ifugao, marami po tayong mga projects dito. Meron tayong, halimbawa po kina Congressman Teddy Bagilat, sa Kiangan, meron tayong inaasikaso na weaving community doon. Halimbawa po, meron tayong mga programa para sa mga vegetable growers. Bawat sakuna, nandito po tayo. May baha, may bagyo, may landslide, nandito po tayo. Nung pandemic, lahat na pangangailangan sinusubukan nating matugunan, mula sa pagbibigay ng mga PPE sets, pagbigay ng mga temporary shelters para sa ating mga frontliners, sa pagbigay ng vaccine, pagbigay, paggawa ng swabbing, nagagawa natin. Bakit natin nagagawa? Dahil po pinapangalagaan natin ang pera ng taong bayan. Pag ang gobyerno napapangalagaan niya ang pera ng taong bayan, makakarating sa pinakamalayong sulok ng ating bansa, yung pera ng pamahalaan. Hindi lang po yun. Marami po kami nagagawa dahil maraming private sector organizations ang tumutulong sa amin dahil po nagtitiwala sila na yung tulong nila makakarating kung saan nila gustong iparating. Ngayon po yung opisina namin, marami po tayong pabahay, marami tayong libreng dormitoryo, nakakapagpa-energize po tayo ng mga lugar na wala pang kuryente, marami tayong mga feeding programs, marami tayong mga livelihood programs. Hindi po namin ito magagawa kung hindi namin nilinis ang aming opisina. At ito po yung aming resibong ipapakita sa inyo. Na pag kami po nangako ng isang gobyernong tapat, hindi lang ito pangako sa hangin, pero ipinakita na po namin ito sa inyong lahat. Ngayon po, ano yung pangarap natin? Halimbawa sa mga kabataan, ang pangarap natin hindi magiging hadlang ang kahirapan para mabigyan kayo ng kalidad na edukasyon. Para kayo din yung magiging leaders ng ating mga community. Ang kalusugan, ang ating pong pangako, sisiguraduhin natin na hindi din magiging hadlang ang kahirapan para mabigyan kayo ng access, mabigyan kayo ng quality na healthcare na kinakailangan ninyo. Ang ating pong mga vegetable growers ngayon dito sa inyo, hirap na hirap. Hirap na hirap dahil napakataas ng abono, napakamahal ng kuryente, mahal ang gasolina, maraming smuggled na mga gulay na hindi nakakapag-compete, lugi sila. Ito yung parati sa ating hinaing ng ating mga magsasaka. Marami po ang programa natin para doon. Pero again, at the end of the day, ang pinaka pangako po natin, walang korupsyon. Dahil pag may korupsyon, doon nagsisimula yung hindi pagbigay ng serbisyo sa pinaka malalayo. Kaya eto pong eleksyon na to, napapansin nyo ba kakaiba? Napansin nyo na ba? Sino ba sa inyo ang naging active sa eleksyon ngayon lang? Marami, di ba? Marami, tingnan po natin yung mga national artists natin. Palagay ko, dati hindi naman sila nagsasalita sa mga rally. Marami dito, dati hindi nga bumoboto. Walang interest bumoto. Pero bigla-bigla, sobrang active ngayon
abonado na, nag-house to house pa. Bakit natin to ginagawa? Ginagawa natin kasi alam natin na ang laban na to hindi lang dahil kami ang mga kandidato. Pero ang laban na to, laban to ng ating bayan. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo na kahit karamihan sa inyo, ano yon? Nasaan? Ayan. Ha? Dinaanan ako ng kalapate. Maraming milagrong nangyayari. Alam nyo, sa Zamboanga, may lumapit din sa akin habang nagsasalita ako ng paru-paro. Saka hindi pa nasisira yung record ko. Pag umuulan at magsasalita ako, humihinto talaga yung ulan. Pero yun sa akin lang, yun sa akin lang. Ano yun? Salamat. Eto, Engineers for Lenny, maraming salamat. Forensics for Lenny, maraming salamat. SLU Med Students for Lenny Kiko. Mga Ferdinand ang pangalan for Lenny. Katukayo ho. Birthday ko today. Happy birthday! Oh. Ang laki naman ng party mo. Marami dito mga nagbe-birthday. Mamaya lapit kayo. Ayan. Bislig Coconut Farmers for Lenny and Kiko. Ang layo naman ng pinanggalingan mo. Galing kami sa inyo nung nakaraan. Mas masarap. O eto, pakinggan nyo. Mas masarap mag-inuman kung si Lenny ang pangulo sa Malacanang. Pero mag-iinuman pag panalo na, ha? Ayan, meron ditong good news. Tapos na ang assignment ko kay Lenny Kiko na si Papa ko. Ayos, ayos, ayos. Dog lovers for Lenny Kiko from Roger K9. Mga BL fans for Lenny Kiko. We raised by a strong woman like Lenny. Gobyernong tapat. Ano to? End point ang lahat. Dancers for Lenny Kiko. Ballet dancers for Lenny Kiko. Taxpayers for Lenny. Mga absent sa work for Lenny Kiko. Oh, tingnan nyo dito. Meron ditong walis. Ang kakabit ng walis, ipamalo na natin ito. Akin na ba yan? Akin na? Talagang nasa Baguio kami. Saka ang kulay pink and green. Sa amin to ni Senator Kiko. Ano to? Your daughter is voting for Lenny and Kiko. Swifties and K-pop stans for Lenny Kiko.